welcome back to my YouTube channel. It's me again, Joy, and welcome back to another video. For today's video, guys, ang gagawin natin is may makeup tayo ulit for this video. And, wait lang, with a twist to, guys. Ang gagawin ko sa vlog na to, yun, mag-makeup nga ako, pero with a twist nga, paulit-ulit. So, yun, bago ko pala to simulaan, ayun, nag-post kasi ako kanina sa Facebook ng ask me anything or anong mga gusto nyong itanong sa akin. And dito ko siya sasagutin sa video na to habang, ayun, nagme-makeup ako. Habang nagme-makeup ako, sasagutin ko yung mga i-achieve na makeup look for today. So, para mag-focus lang ako ngayon sa aking eyeshadow. So, mag-create ako ng sarili kong eyeshadow na parang mala Instagram makeup look. Kasi super na-inspire akong gumawa. Sobrang, sobrang-ganda talaga guys yung mga makeup look sa Instagram. Kaya, ayun, gusto ko i-challenge yung sarili kong gumawa ng mga ganong super ka-powerful na makeup nash. So, simulan na natin to guys. Kung gusto nyo makita ang ating pinaka-final look, please keep on watching. So, guys, babasahin ko na yung mga tanong nyo sa akin. So, ang aking munang gagamitin guys is mag-moisturizer ako. So, yan, maglalagay lang ako sa aking kamay and ipapahit ko lang sa aking mukha. So, okay, simulan na natin guys ang ating ask me anything question. So, si Ate Shine, bakit hindi ka pa nagmamap ng sahig? So, shoutout sa Ate Shine. So, yun. Bakit ba? Wala lang, kasi tinamad na ako magtampaso kanina pagtapos gumagwalis ng bahay. So, yun lang. Kasi naligo na ako kanina, kaya hindi na ako nakapaglampaso. So, second question is si Japanese kasi. Basta Miki yung ganito. Sabi niya, tanong niya sa akin, anong gusto mo sa lalaki? Pangit o gwapo? So, wait lang. By the way, guys, ang gagamitin ko ulit itong Fit Me na to. Pangit o gwapo? Ano bang gusto mo sa lalaki? Pangit o gwapo? Both. Kasi lahat naman tayo is same lang naman ng itsura, walang pangit o gwapo. Para sa akin guys, kung sa tipuhan ng isang lalaki, hindi kasi ako nagbe-base sa itsura talaga. Mas nagbe-base ako sa attitude ng isang tao. So, ayun. I hope na nasagot ko yung tanong mo. Tapos, next question is si Ate Ann Batayon. So, sabi niya sa akin, miss mo ko. Yes, ate. Super miss na kita. Kailan ka ba uuwi? Kailan ka ba pupunta dito sa Kabuyaw? Miss ka na namin. Miss na kita. Kabanding. And, so yun guys ha, ibe-blend ko na yung aking foundation sa aking mukha. So, for the next question is si Clarence or Matam. Ang sabi niya, tanong niya is si G-Boy o bagong makeup. Both. Pero mas lamang siguro yung makeup kit kasi wait lang, natatawa kasi ako sa tanong mo, friend. Ano ba yan? So, next question. Si Maria Cecil. Bakit po ang ganda niyo po? Uy, pinsan, maganda ka rin. Huwag kang ano dyan. So, yun. Maria Cecil, shoutout sa'yo. So, for the next question, guys. Si Joseph Robredillo. Kailan tayo ulit? Kailan ulit tayo mag-MOMA sa inyo? Kapag siguro tapos na ng pagtapos na ng lockdown. So, ayun guys, update ko lang dito. Tapos ko nang i-blend ang aking foundation. So, mag-concealer na ako. And by the way guys, yung aking gagamitin sa aking concealer is eto. Nabili ko to from Shopee guys. Super liit niya and cute. Na-try ko na rin to. Super ganda naman niya. So, ayun. Shoutout sa'yo. And for the next guys na second question is si Ate Lovie. Kilala ko na si Natoy. Si
Eh, sino naman ba si Mrs.? Siguro ti kapitbahay natin. siguro kapitbahay natin yan ate. Hindi ko rin kilala yan eh. Sana nasagot ko yung tanong mo. So, for the next question, si Jonathan C. De La Santos. Bakit hindi ka mahal ng crush mo? Uy, kala mo lang yun. Charot. Ikaw ba? Mahal ka ba? So, peace. Okay, so, update lang. Tapos ko na guys, i-blend ng ating concealer. So, naglagay lang din ako dito. Tapos sa nose, tapos yan. So, for the next is maglalagay lang ako ng loose powder. So, yung gagamitin ko loose powder guys is eto lang, itong Tender Care na to. Maglalagay lang ako. And, isaset ko lang siya sa aking mukha. Super, ano niya kasi, bango. Tapos, wala lang. Ito talaga madali yung ginagamit ko guys na pang loose powder. Pag sa mga makeup. For the next guys is maglalagay na ako ng kilay. So for my kilay guys, ang gagamitin ko is ito ulit. Itong Art Cosmetics. So kakatas ako lang nito guys. Tignan nyo. Ang liit niya na ulit. So ganyan lang talaga yung normal na ano niya. So yun, magkikilay na ako. And okay, proceed na pala tayo sa ating next question. Si Kuya Prince Marty. Ano ang apelido mo? Nalilito ko. Felomino. So, yun. Sabi niya, kapalit-balit ba ako? Hindi, kuya. Ba't ganyan mga tanong mo? Siyempre, hindi. Lahat tayo deserve tayong mahalin. Ganun. Tapos, sabi niya pa, shoutout din. Ah. So, shoutout sa'yo, Kuya Prince, kung nanonood ka man ng mga for the next question, guys, is si Jeffrey De Guzman. Sabi niya, kuya, bakit? Wala lang. Wala lang, kuya. Nagagawa lang ako ng video. Set ng ating kilay. So, yan, bibigyan ko siya ng very light lang. So, yun. Next na tayo sa ating question. Si Ate Danica May Travisonda. So, sabi niya, tanong niya, is kailan ka nagsimula matutong mag-makeup? At sinong hinahangaan mong makeup artist? So, kailan ako natutong mag-makeup? Grade 9 talaga ako natutong mag-start mag-makeup. And sino daw yung kinahangaan ko? Actually, madami talaga. Pero, sa mga, like, sila James Charles, sila Nikki Tutorial, yon, tapos sila Michelle D, tapos si Antlots, tapos si Leticia, yung parang tumetrending ngayon na ang galing talagang mag-transform ng mga makeup look. So, ayun yung mga makeup artist na hinahangaan ko. And, ayun. Tapos sabi ni Ate Charisse Garcia. Ate, hindi ko alam bakit ganun yung tanong mo, paano. Hindi ko rin alam kung ano gusto mong itanong. O is, etong Glad Shim ko na palette. So, unang nilalagay ko muna guys is etong parang ito. Yung aking, in the shade Skylar ulit. So, ito yung una kong aking ilalagay sa aking mata. So, yan. Ganyan lang siya ulit. Ibe-blend mo lang siya, guys. Kailangan maingat tayo sa pagbe-blend ng ating shadow para mas maganda yung ating pati dapat, guys, yung paghahawak nyo ng blend ng brush is dapat parang smooth lang. Ganyan. So, for the next, guys, ng shade na gagamitin ko to, guys, tong palette na to. na binigay sa akin ng aking sister. Yung kukunin ko guys na shade is tong green kasi teturn ako lang siya sa aking ano. Kukuha lang ako dyan. Tapos, super init talaga dito sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit lang ako kainit.
Pero yun na nga, tapos ko nang iset yung ating eye makeup sa for my eyeshadow, guys. So yun muna, dito muna tayo for sa ating ask me anything. So tanong ni Carlo Naval, lights on or lights off? Lights off. Kasi para sa akin mas maganda kapag naka-lights off, lalo-lalo na pag matutulog. Hindi ako makatulog nang naka-open yung ilaw. So, yan. For my ano, guys, maglalagay na ako ng mascara. So, ito guys, kakabili ko lang nito from Shopee. Mura lang to, guys, as in. Ito yung guys, yung parang, yan o, super ganda niya nito. So, itatry natin tong ating, and bumili rin ako, guys, ng matawag dito. Basta ganun, panglagay sa mata. Ko nang iset yung ating full eyes. Tapos, yun. Maglalagay lang ako, guys, ng unting black sa aking parang wala aligner type. Ganun. Kunin ko lang yung black shade nitong Lancome na to. Tapos, iset ko lang siya dito. Last question, guys. Dahil matatapos na yung ating makeup. So, before ko pala munang basahin yan is, magbablush on na ako. So, for my blush on, guys, ang gagamitin kong blush on is eto ulit. Last question from Ate Kimberly Daruway. Friend, hindi ko mapanggit ang apelido mo talaga hanggang ngayon. So, from my churchmate, sabi niya, tanong niya, ang sabi niya is, greatest fear and greatest regret. So, greatest fear ko is, unang-una guys talaga is, syempre, ang unang-unang kinakatakutan ko is, syempre, mawala yung family ko sa akin ng gantong edad ko. As in ngayon, ganun. Parang hindi pa ako ready. Dumating sa point na ganun. Yung as in, wala na yung, especially yung mama, nanay at tatay ko. Syempre, darating din naman yung time na yun. Pero, ayun yung pinaka kinakatakot kong dumating. Kasi, hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready talaga. As in. So, yun yung pinaka greatest fear ko, no, do alam ko namang darating talaga yung time na yon, pero hindi pa ako ready na yon. And ayun, tapos yung greatest regret ko para sa akin talaga, alam mo yun, friend, yung ayun nga, kasi next stop muna ako ng pag-aaral ko ngayong taon na to, ay last year. So syempre, nakakahinayan na hindi ka makapag-aral. So, sa mga nakakakilala sa akin, alam niyo naman yung reason kung bakit. May mabigat lang dahilan kung bakit talaga hindi pa ako nakakapag-school plet. So, yun yung bagay na unang-unang naisip ko sa greatest regret sa buhay ko. Pero hindi naman ako nagkakaroon ng regret sa anong meron ako ngayon na binigay sa akin ni Lord. Naniniwala naman kasi ako sa kasabihan na everything has a purpose. Naniniwala talaga ako doon. Malungkot man yung nararamdaman mo, masaya ka man, lahat talaga ng nangyayari is may purpose. Kaya I'm so thankful na lang din kasi ayun nga, umaabot ako or nandito ako ngayon sa kinakatayuan ko or saan ako nilagay ni Lord. So, yun yung aking sagot, Ate Kim. I hope nasagot ko yung tanong mo. So, and guys, for the last na
ilalagay ko sa aking lipstick. So, gagamitin ko lang itong Linery. Linery. Hindi ko lang paano siya banggitin. So, ma-ready siya, guys. Ma-ready. Final look for today. I hope na nagustuhan niyo itong ating pinaka final. Don't forget to subscribe my channel and please like and share this video. And guys, kung ano yung masasabi niyo sa ating naging video ngayon, please comment niyo lang yung mga gusto niyo sabihin or may mga suggestion videos kayo. Please comment below, guys. Thank you for watching. Bye-bye. See you on my next vlog.